Ang dahilan kung bakit dapat mo nang ihinto ang pagtatapon ng mga balat ng itlog, narito ang mga dahilan kung bakit. Sa halip na itapon ang mga balat ng itlog pagkatapos magluto, subukang itabi ang mga ito para sa mga hindi kapani-paniwalang paggamit na ito. Ang balat ng itlog ay higit pa sa isang kapaki-pakinabang na lalagyan, para sa masustansyang pula ng itlog at puti ng itlog sa loob, ito din ay isang pangunahing halimbawa ng perpektong packaging ng kalikasan. Ang mga eggshell ay kapaki-pakinabang din para sa atin, na binubuo ng 75% calcium carbonate, na ginagawa itong halos kapareho sa ating sariling mga buto at ngipin. Kaya hindi nakakagulat na ang mga balat ng itlog ay nakakatulong upang palakasin ang ating mga buto at protektahan ang ating enamel ng ngipin, maaaring hindi mo pa ito naririnig. Ngunit kung paanong makakain ka ng mga balat ng mga organic na saging o lemon, maaari ding kainin ang buong itlog. Ang mga eggshell ay isang kahangahangang pinagmumula ng calcium, kalahati lang ng balat ay magbibigay sa iyo ng iyong pang-araw-araw na inirerekomendang paggamit ng calcium. Ito ay praktikal, hindi lamang ang pagpapakain ng mga shell sa iyong mga manok na nangangitlog, ngunit para magamit mo rin ang kanilang mga kakaibang lakas. Kung nag-aalaga ka ng mga manok sa likod bahay, malamang na dumaan ka sa daan-daang itlog sa isang taon, itabi mo ang mga balat ng itlog sa halip na itapon, at gamitin ang mga ito sa iyong sariling tahanan at hardin sa halip. Una, pakainin ang iyong mga kamatis na may tulong ng calcium. Ang pagdaragdag ng calcium sa iyong mga halaman ng kamatis ay makakatulong na maiwasan ang blossom end rot, hindi isang sakit, ngunit isang physiological disorder na nilikha ng calcium imbalance. Para sa parehong dahilan, ang mga eggshells ay lubhang kapaki-pakinabang din para sa iyong mga kalabasa, sili, repolyo at broccoli din. Pangalawa, sa halip na itapon ang mga balat ng itlog, gamitin ang mga ito bilang fertilizer sa iyong hardin. Paano palagwin ang iyong hardin? Paano kung sabihin sa iyo na maaari itong lumago ng mas mahusay sa ilang tulong mula sa balat ng itlog? Banlawan at alisin ang malinaw na panloob na lamad ng mga balat ng itlog, pagkatapos ay itabi ang mga tuyong balat sa isang malaki at ligtas na lalagyan. Mash ang mga ito hanggang sa maliliit na piraso gamit ang bakal o kahoy na kutsara. Sa sandaling mapalambot ng spring temperature ang lupa, maaari mong sprinkle at ihalo ang mga balat sa lupa sa iyong hardin para sa isang mahusay na mapagkukunan ng calcium carbonate para sa lupa. Isang karagdagang bonus na babawasan nila ang acidity ng lupa. Pangatlo, ipakain sa iyong manok ang eggshells. Kung gusto mo ng malusog na itlog mula sa iyong mga manok, ipakain mo lang ang mga balat ng itlog sa kanila. Ang mga nangingitlog na manok ay nangangailangan ng maraming calcium, at kung nalaman mo na ang iyong mga manok ay kumakain ng sarili nilang mga itlog, maaaring ito ay dahil sa kakulangan sa bitamina. Patuyuan ang mga eggshells sa room temperature, at kapag sapat na ang iyong nakolekta, magpatuloy at crush ang mga ito ng bahagya, then lay ang mga shell ng manipis sa isang baking sheet. Bake ang mga shell until brittle, 275 degrees sa loob ng 10 minuto o higit pa, pagkatapos crush them at ipakain sa mga tiyok sa maliit na halaga. Idagdag ang mga ito sa compost. Upang mapataas ang kalidad ng iyong compost, gugustuhin mong idagdag ang lahat ng nabubulok na bagay, kasama ang mga balat ng itlog. Ang pagkakaroon ng compost pile ay nakakabawas sa iyong basura at nakakatulong din sa hardin. Idagdag ang mga ito sa iyong apple cider vinegar. Magdagdag ng ilang pinatuyong eggshell sa isang garapon ng apple cider vinegar with a mother, at hayaan ang nature science na gawin ang trabaho nito. Ang resulta ay isang tincture na nagpapagaan ng acid reflux, ginagamot ang mga minor na pangangati sa balat at makati na balat. Gumawa ng eggshell face mask. Upang mapangalagaan at higpitan ang iyong balat, crushed ang iyong mga pinatuyong balat ng itlog sa isang blender o food processor, upang maging pinong pulbos. Pagkatapos ay haluin ang isang puti ng itlog hanggang sa medyo matigas, at ilagay ang eggshell powder. Ikalat ito sa iyong mukha at hayaang matuyo. Hugasan ang mask, gamit ang malamig na tubig at tamasahin ang iyong libreng paggamot sa mukha. Gumamit ng mga balat ng itlog bilang isang hindi nakakalason na panlinis. Una, kolektahin ang mga balat ng halos isang dosenang itlog. Kapag handa ka nang ihanda ang panlinis, hugasan ang mga balat at ihanay ang mga ito sa isang baking sheet. Patuyuan ang mga shell sa labas sa araw o sa mababang init sa oven sa loob ng ilang minuto.
Gumamit ng mortar at pestle, coffee grinder o high-speed blender, para ihalo ang mga balat sa pinong paste. Dapat mayroon kang humigit kumulang isang tasa ng powdered shell. Sa isang mason jar, magdagdag ng 3 tasa ang baking soda sa eggshell powder, para magamit bilang panlinis, ihalo lamang ang pulbo sa suka o tubig. Gamitin ang formula na ito sa mga kaldero at kawali, na may baked foods, mga pintuan ng shower, mga ring sa toilet bowl at broth. Gumamit ng mga balat ng itlog upang paghiwalayin ang mga puti ng itlog sa mga egg yolk. Ang pinakamahusay na paraan upang paghiwalayin ang mga puti ng itlog mula sa mga yolks, ay ang paggamit ng isang magandang makalumang balat ng itlog. Gumamit ng mga balat ng itlog upang linisin ang isang reusable coffee flask. Kung ikaw ay isang masugid na umiinom ng kape, malamang na hindi ka na estranghero sa nakakatakot na brown film na nabubuo sa loob ng iyong paboritong thermal flask. Kahit gaano ka kahirap mag-scrub, hindi nababawasan ang pitina, na kung saan ang mga balat ay madaling gamitin. Magdagdag ng kombinasyon ng mainit na tubig at durog na mga balat ng halos third of the way. Isara ang flask at aluging mabuti sa loob ng ilang minuto. Ang abrasive mixture ay tutulong sa pagtanggal ng mga mantsa. Ipakain ang mga balat ng itlog sa mga ibon. Kapag mayroon kang sapat na mga balat upang takpan ang isang baking tray, ay harno ang mga ito sa humigit kumulang 250 degrees Fahrenheit hanggang sa matuyo. Sila ay magiging malutong upang madaling madurodge. Ikalat ang mixture sa isang feeder o sa lupa para kainin ang mga ibon. Ito ay isang mahusay na pinagmumula ng kalsyum para sa mga ibon, lalo na para sa mga babae sa panahon ng tagsibol, na kung saan ay ang prime time para sa mga itlog. Gumamit ng mga balat ng itlog upang maiwasan ang mga peste sa hardin. Kahanga-hanga ang mga eggshell para sa iyong mga halaman sa hardin, ngunit maaari din nilang itaboy ang mga peste. Ipunan ang mga durog na balat at ikalat ang mga ito sa iyong lupa. Gumagana ito bilang isang natural na deterrent para sa mga slug, snails at kahit USA.